Hi guys! For today's video, ito na po ang A Day of My Life. So, syempre, sisimulan natin ang ating A Day of My Life sa pagbangon sa umaga. Actually, talaga tutulog ako dyan. Kagigising ko lang talaga. At wala namang tao na maganda pagising. Maliban na lang kung ikaw ay si Mess Heart. Yung iba kasi scripted na, yung nag-aayos na agad, yung alam mo, naka-makeup na agad. Ako, yan talaga yung aking normal na gising. Talagang yan na yun, wala namang magbabago kahit mag-makeup, guys. Oo. So, ang naiba lang, sinetup ko talaga yung camera. Kasi paano tayo mag-a day of my life kung hindi tayo magka-camera, diba? So, yun lang. So, yan na nga. Una natin gagawin is, siyempre, lilikpitin natin ang ating pinaghigaan. Like, make a bed first, sabi nga nila. Para maging hawang buhay. Para ang iyong buong araw is maging okay, maayos. Sabi, unahin daw ang higaan linisin or ayusin para ang buhay ay maayos. Kasi sabi nung nanay ko dati, kaya ang gulo-gulo ng buhay mo eh. Kasi di ka marunong magligpit ng hinigaan mo. So, simula nung araw na yun, tinatago na sa sarili ko, okay, lilikpitin natin ang ating higaan para ang ating buhay umayos. Sabi ng nanay ko, paano mo aayusin ang buhay mo kung sarili mong higaan hindi mo kayang ayusin? So yun, ayusin mo ang higaan mo kung gusto mong maayos ang buhay mo. O ano, may natutunan kayo guys, no? Tsaka masarap talaga matulog ulit kapag maayos ang higaan mo, hindi yung pagkabangon mo, hindi mo naayos yung higaan mo. So yun, puro higaan na lang. Sinashare ko lang sa inyo guys kung ano ako pagbangon ko kasi this is a day of my life, diba? Hindi naman sa inyo to, buhay. Buhay ko to guys, oo. Manood lang kayo. So, syempre, magme-medyas tayo, guys, kasi malamig dito. Malamig dito sa loob ng bahay namin. Ewan ko ba? Nakasosyo yata to sa Meralicong bahay na to, eh. So, ayun na nga, guys. Pagkatapos nating ayusin ang ating higaan, syempre, yung sarili naman natin ang ating aayusin para mas presentable naman tayong tingnan. Oo, unahin ang ating buhok. Suklayin. Para straight, you know? At syempre, bago ang lahat, magpo-pony muna ako ng paborito kong ayos sa aking buhok. Ganyan lang po ang aking ayos sa aking pang-araw-araw na buhay dito sa aking bahay. Oo, bago maglinis, ganyan ang aking buhok. Kasi mas makakaginhawa, diba? Ang presko sa pakiramdam, yung buhok mo hindi ka inaabala. So, ayan. Kayo guys, paano kayo gumising? O para saan kayo gumigising? So, eto nga ang aking daily routine skincare. Wala namang special kasi ang gamit kong sabon is Safeguard from Philippines. Kasi wala akong mahiyangan na sabon, di ko ba malaman bakit ba ang aking mukha ay tinutubuan ng kung anong tagyawat. Sinabon ko naman, pero ba't ganun? Ayaw pa rin akong layasan ng aking mga kaibigan na pimples. Oo. Nasira na ang aking galing kasi kung ano-ano na ang aking ginawa, pero wala pa rin. So, nasawa na ang aking mukha sa kung ano-ano. So, dito na lang ako nagstay sa Safeguard kasi hindi na siya ganun kalala yung pimples na dumarating sa buhay ko, kaya nagstay na lang ako dito. Magpakaloyan na lang tayo, guys, kasi yan lang talaga. So, ayan nga, gumagamit din ako ng moisturizer. Oo, moisturizer. Anti-pimples din yan, oo. So, yun lang ang aking daily skincare. Wala naman special. So, ayan, start na tayo maglinis, guys. Simulan natin sa pag-alis ng mga alikabok. Kala nyo ba sa Amerika, walang alikabok? So, once a week ako nagbabacuum kasi hindi naman ganun kakalat dito sa bahay namin. So, kami dalawa lang kasi ng asawa ko dito. Sino ba namang magkakalat? Hindi naman ako makalat. So, guys, yan. Nagbabacuum ako ng aming kwarto. Share ko lang. Ito ang aming dining area. Kung saan kumakain akong mag-isa. Oo, guys. Anim ang bangkuan pero ako lang ang kumakain. Kasi mas madalas wala nga yung asawa ko, diba? Solo flight lang ako palagi dito sa bahay. So, yan. Linis-linis lang kasi matagal din akong hindi naglilinis dito sa upuan. Kasi di naman siya talaga makalat, guys. Oo. Pinapakita ko lang sa inyo na nililinis ko pati yung bangkuan. Kahit di naman talaga dapat linisin. Kasi malinis naman talaga siya, guys. Oo. So, yan. Alis-alisin lang natin kasi kahit papano may nag-exist pa rin na mga kalat dyan. Oo. Oo. Dyan-dyan sa mga gilid-gilir to. So, habang ako nga ay taimtim na nagbabacuum ng aming bahay, biglang may sumulpot na dalawang tao bigla sa aming bahay. Diyos ko, nagulat ako, guys. Kasi may hawak silang susi. Hindi man lang sila kumatok, guys. Oo, promise. Or di ko lang siguro sila narinig kasi gawa nga na nagbabacuum ako, maingay. So, yung bugla na lang silang pumasok, guys, sa loob ng bahay namin. So, ayun, mga operator pala sila ng mga dryer, washing machine, ganun. Pero ang pinagkaiba kasi, guys, may susi sila. Nakakatakot, nakakashock, guys. Oo, laki aking mga mata. Bigla na lang silang pumasok sa iyong buhay nang di mo lang kumakatok. Char lang.
So, ayan, nilinis nga nila yung aming washing machine and ang aming dryer. Napasama pa tuloy sila sa aking vlog, guys. So, a day of my life. Di naman sila araw-araw pumunta dito. This is the first time since dumating ako dito sa Jumerica, oo. Kaya nagulat talaga ako kasi binuksan nila yung pintuan na wala man lang pasintabi, oo. Sabi naman ni Koya, kumatok daw siya sa narinig daw niya na nagbabacuum ko, kaya pumasok na lang daw sila or binuksan na lang daw nila ganyan yung pintuan namin kasi nga. Kumatok daw talaga siya kanina. Sabi ko, oh, okay. Pero, nakakagulat talaga, guys. So, yung kinakausap-kausap ko sila kasi nga, itong aming dryer ay sobrang ingay. Mas maingay pa sa aming kapitbahay. Oo, napaka-iskandaloso na itong dryer ato. Di ko alam kung anong pinaglalapan. So, yun nga, ang sabi ni Kuya, minakita daw silang ibon. Grabe, sa loob ng dryer na may ibon daw. So, nagulat ako, bakit naman may ibon doon, di ba? So, yun nga, sabi nila, ano daw yun, nangyayari daw talaga yun kasi sa hose daw yun, sa pipe daw nanggagaling yun. Sabi ko, ah, okay, sige, kayo may alam yun, kuya. Pero sabi nila, kung hindi daw nila yun nakuha agad, nagkakos daw yun ng fire. Oh, sabi ko, oh my God, diba? Kaya pala, so 4 months na ako dito, yung simula nang dumating ako dito, or simula nang lumipat yung asawa ko dito nung January, ganyan na talaga kaingay yung dryer na yan. So, nung pa lang, siguro, nandyan na yung ibon na yan. Kasi yung ibon na yan, agnes na talaga, di mo na siya marirecognize na ibon kung wala yung pakpak niya, guys. Oo, yung mga feather niya, oo. So, ayan nga, guys, tapos na daw silang maglinis. So, I'm glad naman na nakuha nila yung ibon. So, magkukos pala yun ng sunog kung hindi nila nakuha, guys. So, nakakatakot naman pala. Buti na lang, guys, nag-vlog ako today kasi nasaksihan ko rin yung ganitong eksena dito, di ba? At least sila, nakasama sila sa vlog. Para alam nyo rin, maging aware din kayo kung kayo ay may maingay na dryer or washing machine, ipacheck nyo yun sa mga operator. Baka mamaya may something sa loob nyo, oo. So, sabi naman ni Kuya, just in case daw na maingay pa rin yung dryer, baka daw sobrang old na, palitan na daw. Hala, napaisip tuloy ako, so pag maingay, matanda na, palitan na agad. Grabe siya, di pa pwedeng tingnan muna or baka sakaling pwede pang bigyan ng chance or bigyan pa ng or other way. Grabe siya. So ngayon nga, balik na tayo sa ating pagiging kuratsa, ang babaeng walang pahinga, linis dito, linis doon, guys. So ito ang aming game room. Kung saan kami naglalaro ng aking jusawa. Oo, linisin lang natin, guys. Kahit malinis na siya, pero kailangan din natin ng punas-punas din, guys. Kasi kahit paano may nag-e-exist din naman ng alikabok dyan or mga fingerprint, ganun. Oo. So, ayan. Vacuumin din natin kasi may mga pagkain na lalaglag dyan, di natin alam. So, wala naman ditong mga langgam or mga surot, kaya okay lang din naman. Mas komportable rin kasing maglaro pagka malinis ang iyong place, diba? Oo. Para nitong good score na rin ako sa asawa ko na nilinis ko yung aming game place. Oo. So, ayan nga, binacuum ko rin yung place ng asawa ko. Ayan yung computer niya, yung Xbox niya. Flex lang, oo guys. So, ayan nga guys, tapos na tayong mag-vacuum, oo. So, ayan. Siyempre, alisin na natin o linisin na natin yung vacuum. And of course, ito na tayo sa favorite place ko, ang kitchen. Oo, kusina lang ang malakas. So, ayan nga, ito nga ang day of my life ko dito sa Jamerica. Sorry guys kung malayo to sa na-expect nyo, nakatulad ng ibang A Day of My Life, katulad ni Ivana, nila Alex Gonzaga. Itong sa akin ay simple lang, sa bahay lang, hindi tayo maglalagalag or something. Hindi tayo katulad ng iba na bonggaseous. Oo guys, ito lang yung ating nakayanan. So, pasensya na guys. Kung ito lang yung aking kayang i-flex sa inyo na Day of My Life, sana naman kahit papano nag-enjoy kayo na i-watch ako kahit na kento lang yung videos na i-upload ko. Yung linis-linis lang, oo, wala naman. Ordinaryong araw lang to kasi. Ganun nga, ang buhay ko dito, wala naman special. So, ayun nga, mag-isa na naman tayong kakain. Mess heart sa araw na to. Kasi nga, wala pa rin ang ating jusawa na sa work, oo. Buti na lang talaga, guys. Feeling strong tayo. Kasi kung hindi, de, na-homesick tayo. Kasi palagi tayong mag-isa sa bahay. Palaging wala yung asawa natin. Palagi tayong kumakain mag-isa, oo. Pero ganun talaga, guys. Ito yung ginusto kong buhay, eh. Kaya pinaninindigan ko. Hindi naman ako nakakaramdam ng homesick or nakakasad, ganun. Kasi nga, ito yung gusto ko. Mag-isa lang, oo. Yung malayo ka sa, ano, malayo ka sa magulong mundo. Ito lang yung naririnig mo is yung kaluskus lang ng mga dahon, ganun. Ito lang yung aking daily routine. Nagkagansilyo ko, pag wala pa yung asawa ko. Ito lang. So, yun, ang day of my life is not really special or it's not really bonggaseous. So, sorry guys kung nag-expect kayo sa aking vlog for today, oo. Eto lang, ganito kasimple ang aking buhay sa Amerika. Simple but yet contented. Oo guys, eto yung pangarap kong buhay. Yung kasama ko yung asawa ko. Yung masaya kami, di man perfecto ang aming marriage life. Pero ganun talaga guys, kasama yun sa ating buhay. May tampuhan, may awayan dyan. But the important things is na are-resolve nyo agad yung gusto sa inyong relasyon nang hindi kayo, nang hindi natatapos yung araw. Oo guys. So, yun nga guys, narinig ko na yung asawa ko sa labas. Maingay kasi yung sasakyan niya. So, nililigpit ko na ang aking
upuan dito. So, sasalubungin ko na ang aking jusawa na nakarating lang galing sa work. Siyempre, ganito ang aking daily routine. Kapag galing ng asawa ko sa work, sinasalubong ko ng aking power hug, Charis. Okay, guys. Ito na ang aking asawa. Narinig ko na binubuksan niya ang aming pintuan. Charis, this is my husband. My tall, dark, and handsome. Yan yung asawa ko. Yung hiniling ko sa Diyos na pandesal lang pero ang binigay niya Burger King. Kaso, mukhang masama ang pakiramdam ng aking asawa. Sabi niya, hinawaan ko daw siya sa aking lagnat, guys. Oh my God. Sabi niya, masakit to ang kanyang lalamunan kaya mas maaga siya na pauwi today. So, nag-aalala ako. Ayan, ganyan kami mag-usap ng asawa ko. Diba? Para lang kami mag-tropa. Tropa with benefits. Guys. So, ayan, ganyan ako. Araw-araw, sinasalubong ko yung asawa ko ng mainit na pagbati. Happy birthday. Ganyan ako since na pumasok siya nung dumating ako dito. Araw-araw sinasalubong ko siya para alam niya na excited ako makita siya pagbalik niya ng bahay. Yan, ganyan siya. Sinasalat-salat niya yung mukha ko kaya nga ako hindi na iniiwanan ng tigidig ko. Oo, guys. So, yan nga. Ganyan lang kami, guys. Hindi kami ganun ka-sweet. Hindi kami ganun ka-clingy sa isa't isa. Pero ganun talaga, guys. We love each other. See? Ganyan niya ako. Ganyan siya mag-approach sa akin kung gaano siya maglambing. Yung sinasalat niya yung mukha ko hanggang sa tadtarin na ako ng tigidig sa mukha. Oh, kinis niya ako, guys. Nakita niyo? Oh, char, inggit ang mga single dyan. Asawa na kayo! Ang sarap kaya nung inuwian ka ng asawa mo araw-araw. Guys, yun lang, guys. So, yun nga, guys. Magpapaalam na po si Ms. Heart. Salamat po sa pagsubaybay sa aking for today's video. Sana po ay huwag kayong magsawang sumubaybay sa mga susunod pang video. Salamat po!